mayroong kakaibang pinapagawa ang Panginoon. At first time ko po ito gagawin. Noon pong mga nakaraang linggo, mayroon pong mga scriptures na ipinasulat sa akin ng Panginoon. At meron din siyang ibinigay na instructions. Ang sabi niya, bawat scripture na i-share ko sa inyo, ngayon, hindi lang kayo makikinig tulad ng dati. Kung hindi, isasali nyo ang sarili nyo, una, sa pag-a-analyze nung sinasabi sa scripture. Pangalawa, sasagutin po ninyo kung naniniwala ba kayo dito o hindi. Pangatlo, kung hindi ang sagot nyo, kailangan sabihin nyo yung dahilan o reason kung bakit hindi kayo naniniwala. Pang-apat, bibigyan ko po kayo ng payo. Huwag kayong mag-alala dahil ang payo na ito ay galing din sa Word of God. And I suggest na isulat po ninyo ito, yung inyo pong mga sagot, kasi ang magiging sagot nyo po dito o pananaw ninyo dito ay magpapahiwatig kung kayo ba ay qualified o ready makapasok sa langit o hindi. Maganda po yung nakasulat para ma-review nyo yung mga answers nyo and at the same time, ma-evaluate po ninyo ang sarili ninyo. Ito, maganda po ito. Makinig kayo mabuti. Alam nyo po ba na isa sa mga sikreto na natutunan ko para ang buhay po natin na hindi nagbabago ay mabago. At hindi lang siya mabago kung hindi umunlad. So, ang sikretong ito ay ang pag-i-evaluate mismo ng sarili natin. Kasi wala pong gagawa niyan para sa atin. Tayo lang ang nakakaalam ng lahat sa atin. Tingnan niyo po ito na natutunan ko. Kapag nag-evaluate ka with all honesty and humility before God, alam niyo po, doon niyo lamang makikita ang mga mistakes ninyo at yung area ng kahinaan mo na most of the time binabaliwala natin, ayaw nating pansinin kasi ang tingin po natin hindi ito mababago. Well, ngayon po, gusto kong sabihin sa inyo, hindi po yan totoo. May pag-asa ang lahat sa Diyos. Ano man ang kalagayan ninyo, diyan po magaling ang Panginoon. The more tingin nyo walang pag-asa, ay sasabihin ko po sa inyo, diyan expert ang Panginoon. Okay, tignan nyo po ito. Kapag nakita mo na ang mga mistakes mo, ang susunod na lamang po na step ay, look at this, hahanapin mo yung solution para ma-improve ka ng ma-improve. Hindi po pa napakaganda pag may pag-amin na ito yung mga mistakes ko, ito yung kahinaan ko, gusto kong mabago, edi ang susunod na step na lamang, hahanapin mo yung solution para ma-improve mo nang ma-improve ang sarili mo. At katulad ng sabi ko, diyan po magaling ang Diyos. Inaantay niya lamang po kayo mag-cooperate sa Kanya. Yun lamang po naman talaga eh. Ang problema po kasi sa atin, nagbabasa nga tayo, nagbabasa ng Word. Pero kulang na kulang dun sa pagsunod. Eh, dun po sa pagsunod, sa totoo lang, tingin ko nga, kahit konti lang yung nababasa mo eh. Mas mainam yung nabasa mo na sunod mo kagad. Marami po akong kwento dyan kasi ako hindi ako nag-start sa napakarami kong alam sa Bible. Isang word lang nga eh. Matthew 6.33, umunlad na ako dun eh. Pinag-ugatan na yun ng marami. Hindi kailangan eh. Kaya kung maiiwanan po yung pagsunod, di po ba? Di mag-concentrate ka dun sa iisa. Di po ba? Well, hindi ko sinasabing huwag magbasa pa. Batang sinasabi ko,
mahalaga po ang pagsunod. So, merong tayong mga kahinaan. Ang sabi ng Panginoon, ako ang kalakasan mo, sunod ka lang sa akin. Ito yung word ko para ka lumakas, dyan ka titibay, at habang pinapatibay kita dyan, meaning sumusunod ka, kasi titibay lamang po kayo pag sumunod kayo. Pag hindi kayo sumusunod, hindi kayo titibay. Nandito lang sa mind ninyo yung word. Wala pong kapangyarihan kung nandito lang. Papakita ko rin sa inyo mamaya yan. Meron akong patotoo. So, importante po yan, yung cooperation natin sa Panginoon. Okay, alam niyo po ba, habang sinasabi ko po ito, bigla akong na-realize na, kaya pala, ganitong format ang pinapagawa ng Panginoon sa akin. Kasi tingnan niyo po ito, na-realize ko na sa pagsagot po ninyo sa mga importanting questions, matutuklasan po ninyo ang maraming bagay tungkol sa tunay na kondisyon ng inyong buhay o ng ating buhay at kung saan ba tayo patungo. Naisip ko rin na kaya pala si Jesus mahilig magtanong. Alam niyo, pag nagbabasa po kayo ng Bible, ang daming tanong ng Panginoon. For example, why are you so afraid? Why did you doubt? Are you also going to live? Who touched me? What is written in the law? Hindi po ba alam natin na hindi naman nagtanong si Jesus kasi hindi niya alam ang sagot? Hindi po ba? Well, bakit siya nagtatanong? Well, I believe nagtanong po siya o nagtatanong siya para tayo makapag-isip at malaman natin kung ano ang katayuan ng buhay natin, ng isip natin, lalong-lalo na ang ating spiritual life. Kasi yung condition po ng spirituality natin ang para pong signal na nagsasabi kung bumabagsak ba o tumataas ang antas ng buhay natin. Kaya above all po talaga yan ang pinaka-importante. Yan ang aalagaan natin, yung spirituality natin. Baliwala po lahat eh, ang ma-achieve natin dito sa buhay na ito, sa mundo na ito, kung ito pong spirituality natin ay bumabagsak. Kasi yan po yung dadaluyan ng lahat ng pwedeng mangyari sa buhay natin, either good or bad. Now, gusto ko po i-share sa inyo yung pinaka-paborito kong tanong ni Jesus at paborito ko rin pong sagot naman ni Simon Peter. Ito po ay nasa Matthew 16 verses 13 to 19. Maganda po ito. Sa Tagalog, Mateo. Ang sabi po rito, nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Sumagot sila, may mga nagsasabing, kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsabi ring, kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? But what about you in English? He asked. Who do you say I am? Well, pakinggan niyo po ang sagot ni Simon Peter in English. Sabi po English and then Tagalog. Simon Peter answered. Tignan niyo po ang sagot niya. Parang nararamdaman ko po si Peter. That time eh, napaka-bold niya eh. Sinasabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the Living God. In Tagalog, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Well, tignan niyo po ang reaction ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanya, look at this, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat
hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Grabe. In English, Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood," meaning ng tao, "but by my Father in heaven. And I tell you that," ito na yung result noong pong pagkakilala ni Simon Peter, sabi ni Jesus, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." In Tagalog po, ang sabi ng Panginoon. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Yan po yung hell. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Wow! Naramdaman niyo po ba yung kapangyarihan nung sinabi ni Jesus? Well, sobra ko pong paborito ang scripture na ito. Kasi po matindi yung pinakita dito ng Panginoon. Kaya gusto ko pong ibukas ito. Imaginin po ninyo, kapag pala naniniwala tayo na si Jesus ay anak ng buhay na Diyos, automatic na may isinilid na sa atin ang Panginoon na kapangyarihan. Ano yon? "That whatever we bind on earth will be bound in heaven, and whatever we loose on earth will be loosed in heaven." Ito po, itong kapangyarihan po na ito ay ibinigay ng Panginoon sa iglesia niya, sa church, sa body of Christ, para po magamit kapag kailangang gamitin. Nandyan po sa atin ito, sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesus mula sa puso, dahil kinikilala siya na siya ay Son of the Living God. Ang sabi ng Panginoon, nandyan na sa inyo yan. Nung tinanggap niyo ako, andyan sa inyo yan. Tinanggap nyo rin yan, yung kapangyarihan na yan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Ang gagawin nyo na lang, kapag hinarapan kayo ng mga bagay or any attacks ng devil, pwede nyong gamitin yan. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Pwede nyong gamitin yan, kapangyarihan na yan, to bind and to loose. And at this point, naalala ko po, many, many years ago, siguro lagpas, hindi ako nagkakamali, 30 years na. Hindi pa po ako pastor. Pagkatapos po namin mag-crusade sa Mindoro, inabot po kami ng gabi. Gabi na. Kasama ko po rito sina Sister Jem and Pastor Dan. And kung hindi po ako nagkakamali, about 10 p.m., nung nagaantay po kami sa terminal ng bus na sasakyan po namin pauwi, mayroon po kaming nakita from afar na isang babae na inaalihan ng masamang espiritu. Nag-iingay siya, kaya napatingin kami. At kung ano yung hawak niya, binabato po niya yung mga tao na nakaupo at yung iba pa na nagaantay din po ng bus.
nung nakikita ko siya, alam niyo po ang nangyari. And I believe it's the Holy Spirit. Naalala ko po itong scripture na ito na sinasabi ko sa inyo ngayon. Binding and loosing. So naalala ko po ito na binabasa ko sa inyo. Nasabi ni Jesus, kung ano ang i-bind mo o i-bind ko sa earth, will be bound in heaven. Well, that time po, ang pakiramdam ko, kasi nire-recall ko, ano bang nararamdaman ko that time? Ganun pala yun, pag naka-receive ka ng word sa Lord at sinapuso mo. Kasi tayo pong tao, ang dami natin ibabind dito sa mundong ito, kaya gustong-gusto ko yun eh. So, nandun sa heart ko yun. So, ang nangyari po, ang pakiramdam ko, meron akong obligasyon eh, yun yung naramdaman ko eh. Since nakatanggap ako ng napakalaking word from God, mayroon akong obligasyon na kung ano ang natutunan ko, kailangan i-apply ko ito kagad. So, sa harap po ng crowd, alam niyo po, binind ko yung masamang espiritu doon sa babae in Jesus' name. And praise God, tumahimik po yung babae at nakauwi po yan. Hindi na, umalis kami na tahimik na siya. And that time, sa totoo lamang po, kinakabahan din ako. Pero, nandun po pala yung power. Pag nag-decide kang sumunod ka, kahit pautal-utal ka, takot ka rin, ininervyos ka, sumunod ka lang eh. So, kinakabahan ako, pero nung nakita ko po na nag-work, alam niyo po, na-feel ko, merong lumakas dun sa loob ko. Kaya hindi lang ako nakapag-bind ng masamang espiritu. At kita ng lahat, tumahimik talaga yung babaeng magulo ng babato. Kaya ang nangyari po na sumunod, nung naramdaman ko na yung lakas ng loob, andun pala yung Holy Spirit, sasaluhin ka. Kaya ang nangyari, sabi, parang sinasabi niya, oh, you preach emerita. Kaya nag-preach po ako ng konti. Naalala ko po, habang nagsasalita ako that time, naalala ko po sina Peter, nung nagpapagaling sila sa Book of Acts, parang andyan yung crowd, tapos nakatayo siya, tapos nakikinig sa kanya yung mga tao. Then, alam niyo po, dahil sa kalakasan na binigay ng Holy Spirit, sinabi ko doon sa crowd na, alam niyo ba, nangyari po ito, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi talaga dahil sa akin. Then, nilid ko po sa prayer yung lahat ng mga tao roon. At sila ay tumanggap sa Panginoong Jesus. And alam niyo po ba, pagkatapos ng prayer ko, hindi nagtagal, dumating na yung inaantay naming bus. At pagkaakyat po namin doon sa bus, may isa pong mama na nagsabi na kasama siya sa tumanggap sa Panginoong Jesus nung nagpray ako. At pagkatapos po, may inabot po siyang parang isang ID. At napag-alaman namin na isa pala siyang NPA. Ganun sila kamahal ng Panginoon. Hindi po ba? So nakita ko po, walang sinisino ang pag-ibig ng Diyos. Gusto niya ito iparamdam sa lahat. Pero paano po ipaparamdam ito ng Panginoon sa ganong klaseng atmosphere o scenario? Kung ang mga Kristiyano na binigyan ng word para itong mga taong ito ay tumanggap sa Kanya, magkaroon ng pagkakataon na makilala ang Panginoong Jesus. Hindi po ba? Yun po yung mensahe dito ng Panginoon na gusto ko rin pong iwanan sa inyo na lahat po kayo na tumanggap sa Panginoon, inaantay lang po kayo ng Panginoon na sumunod anuman yung inimbak na sa inyo, binigay na sa inyong word ng mga nakaraan. Haharapan po kayo ng Panginoon palagi ng sirkumstansya. Mangungusap po sa inyo yung Holy Spirit na tinanggap ninyo. Ang sasabihin, huwag kang mahiya, sige. Diba sinabi ko sa iyo, natutunan mo na yan, nasa iyo na yung susi,
binigay ko na sa inyo yung kapangyarihan, ano man ang i-bind nyo dito sa lupa, i-bound na sa heaven, ano man yung i-loose nyo sa lupa, loose na in heaven. Kung gagawin nyo lang, para makita nyo yung kapangyarihan, kailangan ko ng vessel, ng ilaw, yung susunod sa word na tinanggap, at kasunod din ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Alam nyo po, hindi lang naman natapos dyan eh. Alam ko, maski sa Pangasinan, meron din kami na encounter na ganyan. Nakita rin nila Sister Gemma. Ang kamay po, kakalmutin na yung mukha ko. Lapit na eh, nandun na sa harap ng mukha ko eh. Yung mga kuko niya gusto nang itapat dun sa mga, sa mukha ko mismo. Yung ano rin, may masamang espiritu rin. Ganun lang din po yung ginawa ko, benign ko in Jesus' name. Unti-unti po, yung kamay niya, nandyan sa harapan talaga ng mukha ko. Wala eh, parang nanigas na hindi niya maabot yung mukha ko. Eh, siguro, isang dangkal na lang. Bumaba siyang ganun, para nakuba. So, makikita ko po ba yan kung hindi ako sumunod dun sa tinuro na ng Panginoon? And alam niyo po, even right now, sinasabi po ng Holy Spirit, marami po sa inyo na gustong pakitaan ng Panginoon ng maraming milagro. Gusto niya, sabik na sabik siya. Pero ang tanong po ng Panginoon, nasaan yung mga ilaw? Nasaan yung sinilidan ko ng kapangyarihan ng Son of the Living God? Nagawa ng banal na Espiritu Santo, magagawa po natin ito. Eh, na-realize ko rin po, praktisan lang po yan. Pagka sinunod po ninyo yung hiyanin niyo, nahiya ako eh. Mag-share ka. Eh, nahiya po ako, natatakot ako eh. Alam niyo, hindi po aalis ang takot ninyo, tsaka hiyaan niyo. Yung nalalaman po ninyo, nandun lang sa loob ng isip ninyo. Kaya yung kapangyarihan, hindi niyo makikita. Eh, ang totoo po, kaakibat o kasama nung pagpapatupad ninyo o pagsunod ninyo dun sa word, nandun po yung babagsak ang blessing eh. Blessing, yung wisdom, boldness. Grabe po yung darating sa inyo. Sumunod lang po kayo ng sumunod. Huwag po kayong matakot. Ang sabi ko nga, every time po ako nahihiya, lalo na pag parang ang taas na tao yung sasabihin bigla ng Lord, o share mo ako dyan. Sabihin ko, Lord, hindi basta-basta tao yan eh. Eh kaya lang, sasabihin ko, paano ko makikita yung kapangyarihan ng Lord? Eh di sumunod ako, bahala na, di ba? Sabi niya, sumunod ako eh. Oh, eh nakikita ko po talaga, nagagawa ko. Oh, anong nangyayari next time? Aba, next time, mas madali na. Padali ng padali. Padali ng padali. Pero pagka hindi nyo ginawa iyon, dahil nahiya kayo sa kaibigan nyo, sa lahat, hindi po kayo makakausad. No? So, marami po tayong mamimiss na blessing ng Panginoon. Praise God. Now, kung ngayon po ay pinaniniwalaan natin na si Jesus ay ang tunay na anak ng buhay na Diyos, mai-imagine po ninyo na ganyan din po kasaya ang Panginoon, katulad nung kaharap niya si Peter. And spiritually speaking, tumanggap din po tayo ng susi o kapangyarihan maging victorious against Satan, the devil. So lahat po ng iyan ay in-explain ko muna sa inyo para ma-establish po muna sa puso ninyo na naniniwala kayo talaga na si Jesus ay anak ng Diyos. Kasi ang mga scriptures po na sasagutan ninyo ay galing sa bibig mismo ni Jesus. Kaya sabi siguro niya, importante na malaman muna natin ang katayuan ng puso natin, pagtingin natin kung sino ba talaga si Jesus. At kaya rin po, importante na masagot po ninyo ang mga tanong. Okay, ready na po ba kayo? O maganda po yan, may papel kayo. Pwede nyo rin i-type. Pwede nyo rin balikan itong question na ito. Tsaka nyo sagutan. Ito po yung first question na sasagutan ninyo o sasagutin ninyo kung naniniwala kayo o hindi.
Ito ay nasa John 3:3. Ang sabi rito, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Ulitin ko po, ang sabi ni Jesus, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." In Tagalog, sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Ang tanong po ay, naniniwala po ba kayo dito o hindi? So isulat niyo po ang sagot ninyo. Now, ito po ang payo ko sa inyo, sa mga naniniwala at sa mga hindi. Una, kung naniniwala kayo, good for you. Kasi si Jesus mismo po ang nagsabi niyan. Pero, makinig po kayong mabuti, hindi po enough na maniniwala lang kayo kasi si Jesus ang nagsabi. Ang dapat po, marating ninyo at ma-experience ninyo yung sinasabi ni Jesus na kailangan ma-born again kayo. Or else, ang sabi niya, hindi ko po sinabi, hindi kayo makakapasok sa langit. Isa pa, since isa po yan sa requirements ni Jesus to enter heaven, dapat masiguro niyo po na na-experience na talaga ninyo ang pagiging born again sa standard ng Panginoon. Hindi po sa pangalan lang o identity na kayo ay isang born again Christian. Hindi po. Kasi nakakalungkot mang sabihin, marami po kasing fake na nagsasabing born again Christian pero fake at nakakatisod sa maraming tao kaya nadadamay po yung mga totoo. Okay. Para po mas maintindihan pa ninyo tungkol sa topic na pagiging born again, pakinggan niyo po yung mga messages ko sa Endtime COVID-19 Pestilence, Parts 38, 39, and 40. Ang title po ng ginawa kong message ay, "I Will Give You a New Life." Diyan po, in-explain ko ng maliwanag kung ano ang ibig sabihin ni Jesus tungkol sa pagiging born again, kung hindi pa kayo naliliwanagan. In-explain ko rin po kasi dyan ng maliwanag kung ano ba ang bawat role ng body, soul, and spirit ng tao. At kung paano dapat, pakinggan niyo po itong mabuti, at kung paano ito dapat nagkakasundo para makapasok sa langit. Ngayon naman, doon po sa hindi naniniwala dito sa sinabi ni Jesus. Kaya hindi pa po kayo tinatawag na born again. To be honest, sobra pong delikado itong pananaw. Kasi ang at stake po dito o nakataya rito ay ang i-spend niyo pong eternity pag mali ka sa hell. At ang maganda naman, pag tama ka sa heaven. Isa pa kapag po ang position ninyo ay hindi ka naniniwala sa sinabi ni Jesus mismo, ang tanong na babalik po sa inyo ay, sino paniniwalaan ninyo? Hindi po ba? Gaano kayo kasigurado sa paniniwalaan ninyo? Advice ko po, dapat 100% sure kayo dito na ito ang tama at totoo. Kasi ang nakataya dyan ay ang gugugulin yung eternal life. Isa pa, ang itatapat ninyo yung katwiran po ninyo, katwiran ng tao, itatapat niyo po sa katwiran ng Diyos, na Panginoong Jesus mismo. So parang sinasabi niyo sa Kanya, kung di kayo naniniwala, na hindi siya reliable. Pero, paano niyo tatapatan ang mga scriptures na ito? Pakinggan niyo po. Sabi ni Jesus, John 14:6, "I am the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father except through me. So, hindi po siya magsisinungaling dyan. Pinatunayan pa po yan dito sa mga susunod na scriptures. Gusto ko po kasi ma-encourage kayo na pag nagbasa kayo ng Bible, nakakita kayo ng mga promises ng Diyos, mapapaniwala niyo po yung sarili niyo na totoo yun kasi hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Tignan niyo po ang sabi sa Titus 1 verse 2. In hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. Ang sabi naman sa Numbers 23 verse 19a, God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Parang sinasabi rito, pag nabasa niyo yung promise ng Diyos, parang sinasabi rito, oh, maniwala na kayo dyan, 100%. Hindi magsisinungaling ang Diyos kasi Diyos siya. Ang nagsisinungaling lang ang tao at ang demonyo na father of all lies. At ang sabi naman po sa Hebrews 6 verse 18a, it is impossible for God to lie. So, kung hindi po tayo naniniwala pa sa salita niya, paano niyo po pabubulaanan yan? Ano ang ipang tatapat ninyo dyan na mas sigurado po kayo? Paano niyo po tatalunin yan? Hindi po ba? Sino ang tatalo sa scriptures na yan? Now, kung nahihirapan po kayo sagutin yan, mayroong solusyon po na pinakita ang Panginoon dyan. Una, yung pagpapakumbaba sa Diyos at pag-amin na kulang po kayo sa kaalaman tungkol sa Kanya. Pangalawa, wag na wag po kayong pumayag na hindi ninyo matuklasan at maintindihan ng buo ang ibig sabihin ni Jesus, na walang makakakita sa kaharian ng Diyos maliban na siya ay maipanganak na muli. Remember po ang sabi niya sa John 3:3, verily, verily, I say to you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, hindi po ba isang katalinuhan na kung sinasabi natin na ngayon po, naniniwala naman tayo kay Jesus, edi dapat sabihin po natin sa sarili natin, kasi ganito po yung ginagawa ko sa sarili ko. Sinasabi ko, ba? Teka muna, Emerita. Maliwanag ang sinasabi rito eh. Si Jesus mismo ang nagsasalita dito. Hindi pwedeng maghaka-haka ka lang sa sarili mo o sarili mong isip o pananaw. Eh, hindi ka naman Diyos eh. Yan po yung sinasabi ko sa sarili ko. Isa pa, ang dami kong failures. Ang dami kong naging mali. May mga confusions din ako sa buhay. So, kailangan pag-aralan ko na ito. Hindi pwedeng hindi ko ito maintindihan. At kailangan, marating ko yung stage na pagiging born again na sinasabi ni Jesus, na sinasabi kong Diyos ko. Kasi, hindi ang tao o anumang religion ang nagsabi nito. Yung mga sample lang po yan pagka ang sarili ko ay pinapaniwala ko. Kasi meron po talaga tayong tendency bilang tao na mag-doubt. Na parang, ano ba ito? Mukhang hindi ito naman ang ibig sabihin dito eh. Baka may ibang ibig sabihin. So kung sasabihin niyo po yun, baka merong iba, eh hindi po ako titigil kung hindi ko malaman yung ano ba yung iba. Kasi hindi ako pwedeng magkamali dito. Kasi ang at stake nga rito ay yung buhay ko sa walang hanggan. Either kung mali ako, sa hell ako mapupunta. Kaya mag-aaral pa ako, sisiguraduhin kung tama ako ayon sa salita ng Panginoon, na check ko sa ibang scriptures pa
na totoo ang sinasabi ng Panginoon at ito dapat ang gawin ko. Di po ba kasi maliwanag yung sinabi niya na malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay, uulitin ko po sa mga interesado na mas maintindihan pa ito, pwede niyo pong pakinggan yung mga ginawa kong messages na nasa Endtime COVID-19 Pestilence, Parts 38, 39, and 40. Ang title, I Will Give You a New Life. Sobrang ganda po ng mga tinalakay ko dyan, and I'm sure makakatulong po yan sa inyong malaki, sa inyo ng malaki. Kasi po naalala ko dyan ko in-explain ng maliwanag kung ano nga yung ibig sabihin ni Jesus tungkol sa pagiging born again. At katulad ng sinabi ko kanina, maliwanag ko rin in-explain kung ano yung body, soul, and spirit. Na alam ko marami po kasing tao na alam nila yan pero hindi nila alam bakit, anong role ng body, ng soul, and spirit. Nandyan din po sa mga messages na yan kasi yung bawat role. Role ng body, role ng soul, ng spirit ng tao, at kung paano nga ito nagkakasundo para makapasok tayo sa langit. Okay, the second scripture na binigay ng Panginoon, makinig po kayo mabuti. Ito pong pangalawang scripture na binigay ng Panginoon para ma-analyze at masagot po ninyo ang mga questions na pinapatanong niya ay ito. Well, ito ay nasa Matthew 7 verses 13 to 14. Ito po ay ang tungkol sa the narrow and the wide gates. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Napaka-importante nito. Dito po, mayroong pinayo si Jesus mismo. Ang sabi po niya, look at the first word. Ang sabi niya, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Sa ibang version, ang sabi, enter the narrow gate, because the gate to hell is wide, and the road that leads to it is easy, and there are many who travel it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Sa Tagalog, ang instruction po ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ngunit, makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti lang ang dumadaan dito. Narinig niyo po yun, ang liwanag niyan, yung instruction ng Panginoon kung saan tayo dadaan. Well, ngayon po, kung alam na ninyo yan, meaning itong binasa ko, alam na po ninyo yan dati pa. Nabigyan nyo na po ba ng malalim na pansin o parang pinroblema nyo kung paano nyo malalaman kung kakaunti lang ang dumadaan o nabubuhay para makarating sa langit? Si Jesus mismo po ang nagsabi, only a few o kakaunti lang ang dumadaan o nabubuhay para makapasok sa langit. Para maintindihan niyo po ito, bibigyan ko kayo ng example ng easy way o yung daan na madali at malawak at marami ang dumadaan doon. Pero patungo ito sa destruction o hell. Easy way sa mundo pong ito. Pwedeng mandaya, pwedeng magsinungaling, natural lang yan sa mundong ito. Pwede rin magnakaw. O kahit parang kupit-kupit lang.
pwede rin mag-corrupt. Walang totoo po. Lahat yan, magkakamukha po lahat. Isa lang ang tema niyan. Pero, marami pong komportableng sabihin pa rin kapag nagigipit. Alam naman ng Diyos, nagigipit ako. Walang makain ang anak ko. Iyak ng iyak. Naaawa ako. Alam ko, maiintindihan niya ako. Mahabagin siya. Puno siya ng pag-ibig. Naniniwala naman ako sa kanya. Kaya okay lang magnakaw para pang pakain sa anak. Kung sa totoo, to be honest po, kapag talagang alam ninyo ang standard ng salita ng Diyos at dyan po kayo nagsasanay, wala po talagang makakapunta sa langit ng maling gamit ng pag-ibig at grasya ng Diyos o paggamit sa sarili nating standard, yan ang susundin natin. Hindi po pwede yan. In fact, ang nire-require nga po ng Panginoon, holiness eh, para makapasok ng langit. Hindi po ba? Kaya kapag sinabi po niya na do not steal, wala na pong ibang meaning yan. Kundi huwag kang kumuha o magnakaw ng hindi sa'yo. Tao man o bagay, ari-arian kung hindi yan sa'yo. Totoo lang. Lahat naman sa Diyos eh. Kung may tao siyang pinagbigyan, hindi sa'yo yung ari-arian o whatever, kahit maliit, malaki, eh, hindi mo dapat pag-imbutan yan. Hindi lang pag-iimbot kung hindi nanakawin mo. And ang masama po kasi, kapag patuloy nyo pa rin yan gagawin, kasama na anumang uri ng pandaraya, anuman po, para po kayo ay mapaboran kahit taliwas sa salita ng Diyos, parang sinasabi lang po niyan ay ang way or road na dinadaanan nyo o dinadaanan mo ay yung sinasabi ni Jesus na malawak na daan kung saan ang dami-daming taong dumadaan at nagpa-practice mamuhay ng ganyan sa pagkuha ng hindi niya pag-aari o pandaraya sa anumang paraan. Sa gamit man ito o sa tao. Covetousness, adultery. Lahat po, dyan mag-uugat. Lahat ng kasalanan, nandyan po sa daan na yan. O magawa ng kasalanan, nandyan po sa road na yan. So maraming dumadaan, ang sabi ni Jesus, hindi po ako. Sa easy and broad road na patungo sa hell o kapahamakan. Kapag sinabi po ng Panginoon na walang makakapasok sa langit ng mga sinungaling, sa tingin po ba ninyo may tatanggapin siyang mga nagsisinungaling o magnanakaw? Sa Revelation 12 verse 8, nabanggit na kasama po yung mga liars na mapupunta sa hell. Ang lying po kasi, ito napakaganda ng pinakita sa akin ng Panginoon dito. Nanggigising po talaga siya. Ang lying po kasi, easy way siya para mapagtakpan ang iba't ibang uri ng kasalanan. Hindi po ba? Hindi lang yan. Diniin po ng Holy Spirit. Hindi lang naman daw kasi nagsisinungaling ka kung nagsisinungaling ka. Kundi, may kasalanan na pinagtatakpan. Again, nagsisinungaling ka, kasalanan na yon. Pero, meron palang nakatagong kasalanan na pinagtatakpan. Kaya pag nagsisinungaling ka at pinagtatakpan mo yung kasalanan, ano pong mangyayari? Eh, ang sabi po, di ba, sa mga pinag-aralan natin sa Book of Romans, yung kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So habang nagsisinungaling ka, iba't ibang klase ng kasalanan ang pinagtatakpan mo. Papaano ka gagaling?
Kung iyong kabulukan at maglilid sa parusa ng kamatayan ang nandulo nga sa hell, imaginein po ninyo, hindi tayo makakaalis kapag yung kasinungalingan na yan ay nangibabaw palagi sa atin. Lagi tayong pinagtatakpan ng kasalanan na magbubulid ng kamatayan. Ganyan po, patindi pala ito. Kasi sa totoo lang, hindi ako dito dapat bumanda eh, sa message ko talagang gagawin. Dito ako dinala ng Holy Spirit. Yung pala, pinapakita niya na ganito to kadelikado, Emerita, sabihin mo sa kanila. Hindi yan mere lying lang, hindi. Pag sinabing lying, ang dami niyang kasalanang tinatakpan iba't ibang uri. The more you lie, the more mo kino-cover up yung kasalanan mo. Yung kino-cover up mo, yung kasalanan na magbubulid ng kamatayan, ng destruction sa life mo. Kaya pala, hindi po basta-basta ang lying sa mata ng Diyos. Kaya pala, sinama niya yan dun sa Book of Revelation 12:8. Isa ito na espiritu na hindi pwedeng makapasok sa langit. Ganyan po pala katindi yan. Now, in-expose po ito ngayon ng Panginoon para malaman po natin na sobrang niyang kinakamuhian ang anumang form ng kasinungalingan. But, ang good news po, nagagamot po ang pagsisinungaling. Lalo na, kung kayo po ay Christian na o tumanggap na kay Jesus as Lord and Savior. Kasi, alam niyo po, kung tinanggap niyo si Jesus, talagang mula sa puso, hindi sa nguso, sabi nga nung marami. Kasama na rin po ninyong tinanggap yung Holy Spirit. Kahit hindi niyo siya nakikita o nararamdaman. O pakinggan niyo po ang Holy Spirit, banal na Espiritu. Kaya po banal ang pumasok sa atin para yan po kabanalan ay maturuan tayo. Maging banal din tayo, yan po yung purpose niyan. Yung taong makasalanan, gawa ng Holy Spirit, pumasok yung Holy Spirit of God para po ang tao ay kahit unti-unti maging banal. Habang tayo humihinga dito sa mundo, habang tinatapatan tayo ng kasalanan, yung work ng Holy Spirit na yan ang magsasabi sa iyo, wag. Pag nandyan ka na, nakaharap ka na sa kasalanan, tinutukso ka, inaakit ka, tinetempt ka, kahit gano'n yan kaganda. Unless makita nyo na po na lahat ng magagandang nanunukso o nagtetempt sa atin ay mukha ng demonyo, ibig sabihin po niyan, hindi pa kayo gamot. Mahirap po yun. Kasi ganun po yun eh. Malalaman mo lamang na, ay, pinagaling na ako ng Lord. Pero nandiyan pa rin ang temptation, hindi mo mawawala yan eh. Pwede ka pa rin bumigay. Pero the more you practice holiness, ay talaga palang nape-perfect yun eh. No? Hanggang isang parang temple lang ng kaaway, simple pa lang. Kapiraso pa lang paghiwatig. Ang tingin mo na kaagad, demonyo eh. Ang pangit, hindi ka maganda. Ang pangit. Ay mali. Iisipin mo kaagad, ay kikita nga ako. Kahit maliit na halaga. Masasaktan ako dito, iiwas ka na. So, nandyan po ang Holy Spirit sa inyo. Nagagamot po ang pagsisinungaling. Well, sa mga magtatanong, paano po magagamot ang pagsisinungaling? O Espiritu ng kasinungalingan? Well, ang simple lamang po ang paraan na tinuro ng Holy Spirit sa akin. Una-una, narinig ko sa kanya, o sabihin mo lang sa kanila, Emerita. Ang gamot? Huwag kang magsinungaling. Ganun lang. Pinagsisinungaling ka, edi huwag kang magsinungaling. Di ba? Ang hirap eh, kasi iba-iba pong circumstansya, pastora, hindi mo lang alam mga circumstansya mo eh. Just the same, pipili ka lang. It's between God and the devil. Kung ano lang yung nakikita mong maganda o magaling, mas powerful, edi yun ang piliin mo. Kasi wala ka rin naman pupuntan kung piliin mo yung against God.
ganun din ang babagsakan mo, masama rin. E di mahirapan na ako doon sa isang mahirap, nakakatakot. At least nasa side ako ng Diyos. So wag kang magsinungaling, yun ang po ang sabi niya. I-practice mo nang i-practice ang hindi pagsisinungaling. Kahit sa maliliit na bata, yan po yung ginawa ko. So, kahit sa maliit na bata o maliliit na bagay, mag-practice po kayo, hindi kayo magsisinungaling. Sabi nga, may kasabihan na, practice makes perfect. Walang totoo, totoo po yan. Kasi sabi nga sa Bible, kung sino o ano ang palagi mong sinusunod, ito yung parang magiging Diyos mo o Panginoon. So, napakaganda namang maging Panginoon mo kasi yun ang sinusunod-sunod mo palagi, tunay na Diyos na nagsasabi lagi, dito ka sa side ng katotohanan. Hindi po ba? Kaya maganda po ang sundin natin, ng sundin ay ang Panginoong Jesus mismo. Para tayo ay ma-perfect. Ipaglaban mo palagi ang totoo. Kahit sa tingin mo, mawawalan ka o mahihirapan ka. Pag natatakot ka at inuudyukan ka ni Satan magsinungaling, alalahanin niyo po itong message na to. Well, sabihin mo sa sarili mo, ayaw kong maging kakampi ako ni Satan. Gusto ko at pipiliin ko ang side ng Panginoong Jesus, ang side ng katotohanan. Dahil sa side ng Diyos, walang talo. Pipiliin ko ang side ng Panginoon na nangako na kailanman ay hindi niya ako iiwan. Naniniwala ako sa Kanya sapagkat hindi lang siya ang life, ang way para makapunta ako sa langit, kundi siya ang katotohanan. Well, sample lang po yan. Sa pagdaan o pag-enter sa narrow gate, na kahit sobrang hirap, makakasiguro po tayo sa dulo naman po nito, matatagpuan natin ang buhay na walang hanggan. Kasama ang Diyos sa Kanyang everlasting kingdom. At bago po ako magtapos, gusto ko iwan sa inyo ang last question for the day. Sa tingin po ninyo, kasama po ba kayo sa few na makakapasok sa narrow gate that leads to life or heaven? Ano po ang proof ninyo rito? Gaano kakonti sa tingin ninyo ang makakapasok dito? Kung hindi po ninyo kayang sagutin, especially yung last question, abangan po ninyo next time. Isishare ko po ang glimpse na pinakita ng Panginoon kung gaano lang kakunti ang konti na sinasabi niya. Well, hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang masagana niyang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to TROMS Go. TROMS Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, The Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of TROMS in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through TROMS Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita
is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the TROMS community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your now word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the TROMS family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMS Go community.